Naglabas na ho guys ng pahayag, naglabas na ho ng statement itong si House Speaker Martin Romualdez sa mga OFW ho na sumalubong sa kanya na nambastos na supporters ni Vice President and Deputy Secretary Sara Duterte. Sa videong ipapakita ko sa inyo, isa lang ang masasabi ko. Super humble talaga ni House Speaker Martin Romualdez. Anyway, panoodin natin tong video na to. Talagang ako ho ay napahanga ni House Speaker Martin Romualdez despite ho ng pambabastos sa kanya na natiling humble, may decency, and act professional pa din itong si House Speaker Martin Romualdez. Kung si Sara to, baka mamaya sinuntok ka din pabalik, ano? Anyway, ito yung video, guys. Umani ng may 40,000 views at iba't ibang reaksyon sa social media. Ang video na ito kung saan nakatagpo ni House Speaker Martin Romualdez ang ilang overseas Filipino worker o OFWs na Duterte supporters sa Japan. May dalang Philippine flag at notebook ang isang kababayan kung saan nakasulat ang mga katagang please support VP Inday Sara Duterte. Nagpakuha ito ng litrato sa House Speaker. Please support Inday Sara. Speaker, love, Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay VP Sara. Maraming pong salamat. Ayon naman kay House Speaker Romualdez, sumasang-ayon ito sa kababayan na dapat suportahan at igalang ng lahat ang Vice President. Dagdag pa nito, ganito rin dapat ang paggalang at suportang ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ngayong 2023, naging usap-usapan ang tensyon sa pagitan ng kampo ng House Speaker at ni VP Duterte. Subalit ayon sa House Leader, mainam naman ang ugnayan ng dalawa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan guys, yung pahayag ni House Speaker Martin Romualdez sa mga taong nang basos sa kanya, still may respeto pa din siya sa ating Vice Presidente kasi hindi naman si VP 'di ba ang nambaso sa kanya kundi ang mga supporters. Pero sabi nga ni House Speaker Martin Romualdez, ito yung sabi niya, 'di ba? I agree with the overseas Filipino worker who greeted me in Japan with a placard bearing a significant message. We should all support and respect the Vice President. Talaga nga namang napahanga mo ako, House Speaker Martin Romualdez. Sa susunod, ikaw na ho ang aming elected official. So sabi pa dito, the same respect and support that we should extend to the president and other government officials. So yun ho yung pahayag ni House Speaker Martin Romualdez sa, eto, yan o, sa mga OFW supporters ni VP Inday na nambasto sa kanya. Umaagi rin naman siya na suportahan itong si VP Inday. Yan. Tingnan niyo yung pantusok sa mukha, oh. Diba? Yan, si Berwin D. May business home food cart doon sa Japan. Oh, yan. Kahit po ganun yung ginawa ng mga bastos na tao na to, still si House Speaker Martin Romualdez, nandun pa din yung kanyang kilos na maging professional. Nandun pa din yung kanyang kilos na, you know, act like a decent person. And tingnan nyo guys kung paano niya i-deal itong mga taong bastos na to. Napaka-professional ho ni House Speaker Martin Romualdez. And that is one of my one of the reason kung bakit nagugustuhan ko na siya. After all that scenarios happen, nagugustuhan ko na itong si House Speaker Martin Romualdez. You know, yung kung paano siya mag-deal sa mga taong merong ganun sa utak, may something sa utak. Talaga nga namang act decently itong si House Speaker Martin Romualdez. So anyway, sino nga ba ang nambastos kay House Speaker? Ito guys yung pangalan, no? Oh, Berwin D. Yan, sila ni Berwin D. Search nyo na lang guys sa Facebook and makikita nyo yung kanyang profile na Free Ka Eric, Free Dr. Lorraine Badoy. Kaya pala sinabi ng babae na salamat sa yung pang-aapi kay Ka Eric. Ito nga, pakita ko ulit sa inyo yung video guys na kung saan sinabi nyo na salamat daw sa pang-aapi. Thank you.
salamat. The support ni Inday Sara. Saan yung camera? Speaker. Speaker, love Inday Sara. Wait lang, guys. Yan, o. Salamat. The support ni Inday Sara. Saan yung camera? Speaker. Diba? Speaker, love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay VP Sara. Maraming pong salamat. At thank you po sa pag-abi mo kay ano, kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yon. Pasalamat ako. Dawang salamat. Ah, diba? Pero hindi na 'yan pinansin ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang pahayag doon sa interview. Ang pinansin niya lang is suportahan natin itong si VP Inday. Hindi niya napinansin itong, you know, paratang ng mga loyalists ni Ka Eric at ni Dr. Lorraine Badoy. So, even though alam naman nila, kasi itong taong to guys, taga Davao. So, what do we expect? Talagang supporters and loyalist yan. Mga DDS talaga yan. Loyalist yan ng mga Marcoses, ng mga Duterteans, mga DDS, diba? Duterte diehard supporters. So, what do we expect? What do we expect? Talagang susuportahan nila yan up to the last term ni VP Inday. Kasi nga, taga Davao yan. So, di ba, sila-sila lang din ang magtutulungan even though na may kamalian na para sa kanila, tama pa din ang ginagawa. Although, ito din, si VP Inday naghayag din ng pagsuporta dito kay Ka Eric, kay Dr. Lorraine Badoy. So, which is mali na nga, di ba, kasi itong investigation nila is, you know, hinaharap pa, and under investigation pa sila, tapos naghayag na agad siya ng suporta dito kay Ka Eric at dito kay Lorraine Badoy. So, which is very, very wrong, di ba? Na-contempt na nga, sinuportahan mo pa. So, anyway, wala tayong magagawa kasi yung mga taong yan, mga diehard Duterteanian supporter, ito nga din yung video nila kay, ano, kay First Lady Liza Araneta Marcos. Pakita ko, ha. Si F. Elisa, tingnan nyo ah. Yan o. Narinig nyo ba guys? Sabi ng babae, Duterte para sa Pilipinas, para sa bayan. So talagang diehard supporter sila. So what do we expect? Talagang galit yan kay House Speaker Martin Romualdez kasi hindi niya binigyan ng confidential funds. Hindi guys pinayagan ng Congress na magkaroon ng napakalaking confidential funds itong si VP Inday. So anyway, yun lamang ho guys, talagang professional itong si House Speaker Martin Romualdez. At kita nyo naman kung paano niya i-deal ang mga ganitong may sintu-sintong tao. Diba? Kung paano siya naging mabait pa rin. Tingnan nyo, isang sapak lang yan ni House Speaker Martin Romualdez kung sinapak niya yan. Pero hindi niya ginawa kasi act professional siya at hindi siya onion-skinned, balat sibuyas, diba? Sa mga batikos ng mga tao sa kanya. Pero awkward nga lang yung moment na yun. Anyway, it's me again guys, Sumima Alicia, yung tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.